Ang sarap kumain, di ba? Pero nakakairi pa kung may pagkain na sumingit sa pagitan ng iyong mga ngipin. Paano kung sa imbis na kumuha ka ng toothpick para tanggalin ang nakasingit, babalutan ito ng katawan mo ng mga mineral at bubuo ng mamahaling hiyas? Ito lang naman ang nangyayari kapag gumagawa ang talaba ng perlas. Malamang ay nakakita ka na ng perlas sa mga alahas kasama ang iba pang mga gemstone. Pero kakaiba ang perlas dahil nabubuo ito sa pamamagitan ng isang prosesong biological sa halip na geological. Ang paggawa ng perlas ay isang uri ng defense mechanism kapag mayroong dayuhang bagay o irritant na nakulong sa loob ng isang mollusk na may shell. Lahat ng mga shelled mollusk tulad ng tahong, clam, at scallop ay nakakagawa ng perlas. Ngunit ang oyster o talaba ang pangunahing pinagmumula ng perlas sa kalikasan. Ang oyster ay isang bivalve. Kanyang kabibe ay gawa sa dalawang magkakabit na parte na tinatawag na mga valve. Sa loob ng mga valve ay ang mantle, ang organ na gumagawa at nagpapanatili ng shell ng oyster. Ang karaniwan na alam ng mga tao ay nagsisimula ang perlas sa butil ng buhangin. Pero sa katotohanan, kahit anong maliit na irritant ay pwedeng maging sanhi ng pagkabuo ng perlas. Ilang halimbawa ng posibleng irritant ay mga parasite at mga maliliit na butil ng pagkain. Madalas ay nakakapasok ang mga irritant na ito at sumisingit sa pagitan ng shell at mantle kapag nakabukas ang talaba habang kumakain. Upang protektahan ang sarili nito, babalutan ng oyster ang irritant ng isang pearl sac na gawa sa mga cell galing sa mantle. Ito ngayon ang magsisilbing nucleus ng perlas. Tapos, ang mga cell ay maglalabas ng malakristal na material na tinatawag na nacre na babalot sa irritant. Ang nacre ay binubuo ng concaulin, isang protein, at ng aragonite, isang anyon ng calcium carbonate. Babalutan ng oyster ng libo-libong layer ng nacre ang irritant. Sa kalaunan ay mabubuo ang maganda at makinang na perlas. Inaabot ng maraming taon ang prosesong ito. Madalas ay hugis-bilog ang mga nakikita nating perlas sa mga alahas, pero bihira talagang makakita ng perlas na natural na perpekto ang pagkabilog. Ito ay dahil ang mga irritant na nakukulong sa loob ng oyster ay may iba't ibang mga hugis. Ang mga perlas na irregular ang hugis ay tinatawag na baroque pearls. Noong unang panahon, ang tanging paraan para makakuha ng perlas ay ang pagsisid sa ilalim ng dagat. Isa-isang binubuksan ng mga pearl divers ang mga oyster hanggang makahanap sila ng iilang may lamang pearl sa loob. Dahil napakatagal ng proseso ng paggawa ng perlas at napakabihira pa nitong matagpuan sa kalikasan, sobrang taas ng halaga ng mga hiyas na ito. Ngayon, mayroon ng mga pearl farms na nagkukultivate ng perlas. Ang tawag sa mga ganitong perlas ay cultured pearls, kumpara sa natural pearls na natatagpuan sa kalikasan. Gumagawa ng maliit na hiwa sa mantle ang mga pearl farmers at pinapasukan ito ng mga irritant upang masimulan ang pagbuo ng perlas. Dahil kontrolado ang hugis ng irritant na pinapasok sa mantle, mas madaling makakuha ng mga perlas na perpektong bilog. Dahil mas madaling makuha ang mga cultured pearl, hindi singtaas ang halaga ng mga ito kumpara sa mga natural pearl. Kung iisipin natin ay tila milagro ang makahanap ng perlas sa loob ng oyster. Pero mas malaking milagro siguro kung makakabuo ka ng gemstone mula sa pagkain na nakasingit sa iyong ngipin. Mayroon ka bang mga science question na gusto mong sagutin namin? Mag-comment lang! At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming Ag-Amazing videos.